Live streaming. Music. Personal blog. Sana all. Gutom na eh.
Di pwede mag-diet ate, pinagugutom na kami. Ang aga-aga kaya namin. At ang labo. Natin. Mamaya papalalinin natin yan sa ating panel, isa-isa po ang i-discuss ng ating mga kasasasaliga na di ba pang organisasyon. Tapos layunin din natin na mapatibay yung network nito mga aliadong organisasyon, institusyon at mga individual para maisulong itong mga panlipunan at pang-ekonomikong justisya na hindi na kailanganin pa mag-abroad ating mga domestic worker. Yung ating laging na pinapanawagan yung trabaho sa Pinas, hindi sa labas, yan, nice natin ma-achieve sa ating pag-uuna. Mas matibay na network. Sa pangatlong pagkakataon, kasi una at pangalawa, medyo akala ko, araw-araw pas ko pala sa ibang abroad, sa abroad. Ngayon, so pangatlong pagkakataon umalis ako, hindi ako pinalad. So, dun pa lang sa amo ko, sa unang mong amo, is sila ay mahilig talaga palang hirap, ipahiram sa ibang mga kaanak nila. Since malapit ang Ramadan ng mga panahon na yon, pinahiram ka kasi sura-surangan sila sa siguro ilang linggo ko sa amo ko is nakalimang bahay ako. Pero start 6 a.m. hanggang sa makauwi, hindi pa pala tapos yung trabaho ko. Alam niyo naman yun, syempre, pagkadating sa bahay ng amo ko, is magtatrabaho ka ulit. Pero ako naman is nararamdaman ko na parang abuso. Diba? Kasi sila, pag pinagbibigyan mo sila ng pinagbibigyan, inaabuso yung kabaitan mo, yung yes ka lang ng yes, pala, yun na yun. Tapos, humiling ako sa amo ko na ibalik ako sa agency. So yung agency naman, mahilig din silang ibenta ka sa iba na labag sa kalooban mo. Dahil
sa pakiramdam natin is sa sunod na amis, ganun pa rin mangyayari o mas malala pa sa gagawin. Ayun, sa pangalawa kong amo naman is guys, yung emotional distress, yung araw-umaga, sinasermonan ka. Sa atin, okay lang yung sermonan ka. Kahit kung wala kang ginagawang mali, okay lang. Tapos sabihin kang, mafi mo, yun ang ayaw ko sa radyo. Magtatrabaho ka. Dapat, tumpasan mo yung binayad ko sa'yo sa agency mo na mahal ang pagkabili ko sa'yo. Yun ang lagi niyang sinasabi, no? So, syempre, paggabi, minsan magugulat ka na, akala mo tinatawag kayo pala, hindi na pala. Yun ang nararamdaman ko na, yun ang pala yung nararamdaman ko sa mga natutulungan namin na emotional stress. Hindi lang pala isang OFW na katulad natin na sinasaktan porque sinasaktan is stress na pala, no? Hindi. Emotional distress, yun rin pala yun. So ako naman, dahil ayaw kong umuwi ng, alam niyo na, hindi rin, yung nawawala ko ng sarili mo, di ba? So, tumawag ko sa agency, kinuha naman ako ng agency, yun nga lang, humingi ako ng tulong sa DMW kasama ang aking, sa pamamagitan ng aking pamilya, kaso nga lang, ang tagal ng proseso nila. Siyempre, meron tayong sandigan, ayan, nagpatulong ako sa kanila. And then, ang akin lang dito is, pag tayo ang humihingi ng protection, wala tayong ni. Yung i-suggest lang sana natin sa mga bawat agency na kamusta naman tayo yung buwan-buwan sa mga amo. Yung agency kasi sa ibang bansa, tatawag lang sila sa amo natin, kamusta na si ganito? Sabi naman syempre ng amo, okay lang siya, ganyan-ganyan, bla bla bla. Pero hindi nila nakikita yung nasa loob ng pamamahay kung kamusta yung mga Pinay. Ang suggest lang sana natin is, kamustahin naman tayo ng bawat agency. Punta-puntahan. Kasi alam naman nila kung ano yung address ng mga amo, di ba? Puntahan nila mismo, kamustahin si Pinay, kung ano nangyayari. Hindi lang sila kukontak sa amo, kamustahin yung kadama nyo. And then, yun nga sa pag-process, dito is matagal. So kung wala kang kakilala ng katulad nito is, talagang guguruhin ka sa loob ng shelter. And then, ako, bilib lang talaga ako sa mga Pinay pala, no? Napakatalino natin. Kasi alam natin mga proteksyon para sa atin. Kasi may mga kasama kong show na iba lahi. Sri Lanka, India. Sila, gusto nilang umuwi, sarili na nilang ticket, pero kinakancel ng agency doon kasi ang gusto ng agency doon is bayaran yung magkano ang halaga ng binili sa kanila. So yung mga iba lahi, yung kawawa kung nakikwento sa akin, na ganun nga sila, parang pili ko, swerte tayo. Kasi alam natin yung mga know your rights, yung RKY, tama? KYR, yun. Hindi ba parang anlang lang ako, yun, no? Bago lang, no? Hindi, kasi, yun, parang bago lang ako, di ba? Ayun, so, know your rights. Ang katalino natin, kaya pag tayo ay nagkakaroon ng mga ganito, at may mga kaming pag-aaral, ganun din tayo. Para sa sunod, kung tayo ay siyempre, katulad ko, hindi naman sa sinasara ko yung pinto. Kasi lima anak ko. Sa next year, tatlo na college ko. Ngayon, dalawa college ko, hindi ko alam kung saan ako pupuha. Solo parent lang ako. And then siguro, mag-aaral muna ako dito, tapos aalis ako as a skilled worker na. Para naman kasi, parang pag bumalik na naman sa kadama parang nakakapanginip ng, di ba? Katawan. Oh, siya nila yun. Hindi, mas magaganda tayo na siya pa. Ayan. Ayun, and then, yun na sana mapansin ng government na bigyan tayo ng protection. Kahit nasa labas tayo ng bansa, bigyan tayo ng protection. Kasi, kung ano, mas pipili natin na, di ba, ang amo natin is hindi tumutupad sa kontrata, katulad ng sahod, ng free hygiene, minsan mga pagkain, di ba, nabibigyan natin? Yun. Wala yun. Sana kahit protection para sa atin, meron tayo yun. Yun lang. Maraming salamat, Catherine, sa pagbahagi. Ayun na, importante po, tuloy nabanggit mo na
hindi lang physical na pang-aabuso yung dinadanas ng